Hello guys, welcome back to my YouTube channel, The Vegetarian. Now guys, magpagupit ako ngayon guys dito kasi mahaba na yung buhok guys at kailangan ko na magpagupit dito sa barbershop. At yes, back ito, salon, sa back yes, salon. Yes, sa back salon dito lang po sa... Located at Palengke ni Juan. Palengke ni Juan. Thank you so much guys for watching my YouTube channel. Yan, okay sir, simula na po tayo. Pagpasensyahan nyo na po yung aking salon at ito yung ginagawa pa. Balang araw, aangat ito at lalago. Yeah, thank you so much, sir. Yes. Sir, ang gupit natin ay... Ano na lang? Gusto yung trim. Di, army cut na lang. Aaso ang army cut natin. Medyo yung army cut naman siguro na medyo maayos na. Maayos naman. Hindi naman totaling army na army. Oh, kasi yung light lang. Yun. Miss ko rin kasi mag-army cut. Mm-hmm. Para clean cut, no? Clean cut. Okay, sir. Start na tayo. Okay. So guys, mag-start na kami magkabagupit, guys. Pero nakapagpagupit ka na sa akin, sir, doon sa kabila? Dalawang beses na. Yung dito pa, na dito pa sa Solo, tapos pangalwa doon sa kabila, pangatlo dito. Dito na na. Maganda na dito. Sir, bawasan ko muna itong tuktok. Sige. Babagay lang natin. Bawas lang. Saan kayo dito, sir, nakatira? Diyan lang sa BMJ. Ah, sa BMJ lang dito. Oo. Sinasadya ko kasi nagpapahaba kasi ginagamit ko yun sa vlog pati iba naman. Nagpahaba niya ako ng bigote. Ngayon, tinutulog ko na ngayon, tumubo na naman. Kasi nagana ako nag-vlog ako dyan sa may ground natin dyan sa field. Ah, sa field? Oo, sa field. Diba may stage doon? Malawak din doon, kaya maganda. Nakikita yung mundo. Sabi nga nun, ganda dyan. Ilang taon ka na nagugupit? Nag-start po ako magupit, humawak ng customer ay edad ko po ng 14 years old, 1994. Ah, 1994 ako nag-start. Kasi 1992, ako'y nag-apply sa parlor ng as a helper, katulong, taga-walis, para matuto po ako ng trabaho.
para matuto ka magpapakupit. Matutunan ko po yung lahat. Nakikisama ka muna. Opo, kailangan. Hanggang sa tinuruan kanila. No, opo, yung mga beautician, mga mentor ko. Hmm. Hanggang sa natuto ka. Natuto ako. Malaking pagkakita ng pagkupit. Kasi lahat ng tao nagpapagupit talaga yan. Lahat po. Nung araw kasi, hindi pa uso yung mga gupit-gupit. Yung parang ba ni Jesus Christ? Di ba nga ba ng book nila? Oo. Abutan, hybrid kaya yata kanina? Oo, hybrid lang sa akin yung bahay. Kapag kahilig mo ng ganito, mabilis kang matututo. Totoo yan. Dito mo ikaw ang pala ng kasama, pang maraming pag magkaroon ka ng assistant ba? Meron naman po ako kasama dito, ano lang, lumuwas lang po ng Manila. Ano ba sa Manila? Babae ng turista. Para meron kang assistant. Rabis, ba saan? May Baysiha po ako lumaki. Ah, ano Baysiha? So, ang mother ko ay iniwan ako. Hindi ko pa sila nakikita hanggang na. Bakit? Kaya ganun sila? Ano sila? Hindi, okay. Ang nanay ko ay dayo lang din. So, ang kwento sa akin ng mga tao sa May Baysiha, ang nanay ko ay para noong araw ay club dancer. Kaya ganun. Ibig sabihin, iniwan ka. Iniwan po ako sa isang caretaker ng bukid sa Redlands. Tapos hindi ka na binalikan? Hindi na po. Hanggang ngayon, hindi pa kami nagkaka... Hindi ko pa rin siya nakikita. Hindi mo ba siya na-try i-ano sa Facebook or Face? So, hindi ko po alam yung buong pangalan niya, paano ko siya hahanapin. Sabagay, maliit ka pa lang. Oo, tapos wala rin naman akong picture na pagkakakilanlan. Kaya wala akong idea. Pero yung pinagbilinan sa'yo, alam niya hindi. Kaibigan niya yun? Hindi, yun ang hindi ko rin po alam. Kasi umalis ako naman sa nagpalaki sa akin, ako ay grade 3. Kasi hindi naman ako tinuring anak. Ayun lang. Kaya pagkaalis ko po doon, yun, kung kani-kaninong tao na po ako nakasama. Ah. Para lang po matapos ko yung pag-aaral ko mula grade 3 hanggang grade 6. Ako na po ang nagpaaral sa sarili mo. Discarte na lang ito. Discarte na lang po sa buhay. Tama yung ginawa mo. Hindi ka na wala ng pag-asa. Hindi po. Tapos yung mga bakla nga sa Nueva Ecija noon, sabi sa akin, ikaw naman ay bayad na. Huwag ka na mag-aral. Ang pagka-graduate ng grade 6, ikaw magtrabaho sa parlor. Pag-aralan mo lahat ng trabaho, parlor, para kahit saan pa pumunta, kikita ka. Ganun. Madbilis kang mabubuhay. Tama lang naman yun. Pero importante pa rin, kahit matapos ng high school, pwede na yun. No, pwede na, pero ano lang, grade 6 lang. Grade 6 lang. Okay lang yun lang problema, kasi ganoon pa ngayon, grade 3 nga eh. Yumaman pa nga, negosyante pa. Kaya hindi natin pwede husgahan kung anong natapos ang tao, kasi hindi natin kakayahan. Hindi natin alam kung anong kakayahan nila. Yes, yun bang po. Skill or talent. Kasi lahat naman ang kakayahan tayong talent na kaya natin na kung paano tayo kumita. Kumita, tama. Kahit tayo tumitik sa sarili natin pa, na hindi tayo umasa ng iba. Tama lang yung ginagawa mo na magkaroon ka ng skill sa pagpupit para hindi tayo magutom. Yes. Kahit saan ka pupunta, meron ka rin pati. Sa panahon ngayon, ako, ang hirap ng mga tao ngayon pag ano, natin yung mga gali. Kailangan talaga ay kunting sipag. Sipag. Sipag ang number one. Tama. Tatsaga mo, no? Ang mga determination mo sa buhay na kaya mo. Ay, opo.
Ang dami mga pagsubok na dumadaan. Napakadami po. Alam niyo po ba yung tipong kailangan, gusto mong kumain ng mansanas, makikiusap ka ngayon dun sa may bahay na, o tita, kayo naman po yung magsisimba, paglilinis ko kayo ng bahay, paglalaba ko kayo, bilhin niyo lang ako ng mansanas. Ah, oo, kasi yun ang gusto. Kasi yun ang gusto ko kainin eh, di ba? Kasi nung bata kasi, no, bibili sa'yo nun. Oh. Kaya ginawa ko, nakikiusap ako dun sa tao. Oh, pero lahat naman ang gawain bahay, gagawin ko. Oh. Binigyan ka naman. Oo. Oh, oh. Ganda. Tsaka love na love ako ng mga tao sa Nervencia kasi masipag po akong bata. Oh, tama. Marami nagmamahal pag yes. Bakit masipag. Hiramin ako noong araw. Pagka may mga piyesta, oh. May mga ano, o oh, mare, ako yung ano, kahiram niya mga kibaks, ako yung magpapalinis ng bahay, gano'n. Ba talaga pag masipag ng marami? Opo, yun ang pinaka-importante. Kahit saan ka pupunta, mabubuhay ka. Mm-hmm. Sipag at saka yung tiwala ng tiwala. Tao, yun ang huwag mawawala. Yes. Opo, yun po ang number one. Kasi pag masigana ka ng tao, nawala na ang tiwala. Ay, opo, ito ko yun. Yan sir, ganyan lang ang pwedeng muna sa inyo ha. Oh, sige, sige, pwede. Kasi medyo meron tayong inaano dito eh, ini-ere. Sige po. Binabagay ko lang po sa inyong ano. Okay, okay. Okay, good. Thank you very much. Tapos yun, yung nagpalaki naman sa akin, nakakarating naman ako ng province, pero bata pa ako, pero tandang-tanda ko, ang pinupuntahan namin noon sa Leyte, sa ano, Tacloban. Ah, Tacloban. So, natatandaan ko yung lugar ay Tulu sa Leyte. Tulu sa Leyte. Mm-hmm. Yan ang natatandaan ko yung lugar. Bisaya mga tao doon. Puro nga, yun nga gusto kong balikan eh, kasi kahit baga hindi ako tinuring anak ng nagpalaki sa akin, so parang may mga natatandaan akong tao na pwede po siguro pagtanungan about dun sa parents ko. Kasi doon nagmula. Kasi doon nagmula eh. Na lumaki ako na sila yung nakadisnant eh. So isinasama nila ako pag nag-vacation sila. Sige, pag siya pagpumita ako, papayag ka ba? Hanapin natin magulang mo? Aba, yes sir! Mas okay, good sige. Ko yun. Sige, hanapin natin yan. Mm-hmm. Ang gusto kong balikan ang Tulusan. Tulusan. Tulusan Lake. Mm-hmm. Magkalapit lang ba sila sa Mabato o Maasin? Hindi ko alam. Kasi sa, basta Tulusan. Tulusan. Pero nakita ko sa Google, parang ang Maasin ay medyo... Malayo. Sa Bayan Imelda. Ah, doon sa Bayan Imelda. Oo. Di ba ang Tacloban, Bayan Imelda yan eh? Oo, Bayan Imelda. Kaya lang, medyo magka... Imelda Marcos. Oo, Imelda Marcos. Tacloban is Waray-Waray. Waray-Waray. Kasi late eh, nagkadugtong lang kasi yan eh. Mm-hmm. Yeah, hanapin natin yan. Iyanhin ko yan sa Google. Buti na lang, may kausap din ako mga vlog na ganito. Kasi syempre, isa ito sa ano eh. Tatagpat ko rin ang magulang. Ang hanapin. Yun ang gusto kong matagal. Ako na ba yung walang galit? Na ano? Kasi lumalaki ako na ano ko yung kung bakit ako iniwan. May dahilan naman. Yes. Kasi ano, kumbaga hindi pa niya kayang buhayin. Galit, no? Oh, pag nakita ko nga siya, hindi na ako magtatanong kung bakit. Eh. Yes. Aakapin ko na lang siya, iyahag ko na lang siya. Kasi yes. sa hababaga naman ng panahon, oh, magagalit ka pabaga naman sa kanya. So yes, hindi mo na dapat kailangan yun. Oh. Ang gagawin mo na lang, magbabanding na kayo agad. Yes, totoo yan. Diba? Alam bakit kung iniwan ka. Mm-hmm. Kaya kanya iniwan kasi gusto niya mabuhay ka ng ibang tao. Hindi pa niya kayang alagaan. Baka kaya kang alaga ng iba na pamamuhay at maganda. Yun. Ang naging problema nga lang doon, talagang yung pinag-iwanan sa akin, pero salamat pa rin ako kasi kahit papano, may pinalaki rin naman nila ako. Oh. Ayun nga lang talaga, hindi talaga yung investment na parang pamilya ang tori sa'yo. Mm-hmm. Pero iniwan mo sila. Umalis po ako doon kasi nung pinatitigil nila ako ng pag-aaral, so ayoko namang tumigil ng pag-aaral. Yes, totoo yan. Sabi nila sa akin, ikaw naman pala ay matalinong bata at ikaw ay first honor. Ikaw tumigil na ng pag-aaral kahit lumuwas ka ng Maynila, hindi ka maliligaw. Yun ang katwiran nila noon sa akin. Kasi nila matalino, kahit hindi ka po alam mali yun, dapat so, matalino, dapat suportahan. So,
Kaya lumayo yung loob ko naman sa kanila. Oo, kasi hinahanap mo eh kung paano ka, ano, paano man naman ilago yung sarili. Abay, opo. Kaya nga ako nag-aral ng mabuti. Akala ko matutuwa sila sa akin eh. Tingnan mo lang dyan kasi parang may tagyawat din sa baba. Oo nga. Siguro yung nanay mo, may edad na rin siguro na yun. Nasa 60 na ba siya ngayon or 50? Siguro. Kasi ilang taon ka na? Ako'y 43 na po. 43? Ah, siguro na mga 60 plus na yun. Mga ganun. Kasi kung halimbawa, eh, mga 17 siya noon. Hmm. Nasa 60 pa siya. Maganda din sa ano eh, sa Kabisayan, mag-explore at mag-vlog doon, magandang lugar din yan. Maganda lang po ang lugar mo. Pero nung bata ako, nakita ko nga talaga maganda yung lugar. Magandang lugar doon. Pwede nang pag-vlogan. Hmm. Pamilig naman ako mag-camping. Dala ko lang yung tent ko. Hmm. Ano. Pwede ka nang matulog kahit saan, basta may tent. Opo. Hindi kayong gagalawin ng tao. Hindi. Tsaka minsan ang ginagawa ko pagka ganun, kung saan yung may tindahan na may pagkakanting lab, doon ako nag-i-stay, tinapag sa primary ng tindahan. Yung tabi, pwede mo ba mag-organize dito? Kasi taga Manila po ako. Nag-i-ganigol, malayo po ang lugar ko. Ganun. Tapos, yung kakainin ko po, pwede ko ba dito makishare na ako, bibigay ko na po yung ano, yung gano'n. Oh, umayag naman. Umayag naman. Umayag naman. Ano lang naman yan, nasa maayos lang naman yan. Yes, ano, yes, makiusap. Makiusap yan. Yung maganda approachment. Papakita ko ng ID, ito po yung ID ko, ito po yung ganito ko, ito po yung ganito. Para hindi sila magpunta. Tama. Tamang proseso. So, ayan sir, ha? Okay na ba? Ayan guys, tapos na po si sir. Ito guys, tapos ang aking paggupit guys. Ito, magandang paggupit guys. Oh. Neat. Yes. Thank you so much guys for watching my YouTube channel, Jolo Italian. At yes, hello ito guys. Po, guys. Bye-bye. Ang pangalang part niya ay Box Salon. Box Salon. Thank you so much. Thank you. Bye.